Sige, may isirish lang ako sa inyong dalawang words, magkakaiba. Words, madali lang to. Hindi mahirap. Ito yung regarding sa current situation natin ngayon. Ako naman ay hindi ko man to eksperto, pero I think makatulong sa inyo to. Makakatulong sa iyo. So, yun dong, pag sinabing epidemic na sakit, diba ang lupit? Isa na tayong epidemiology, epidemia. Epidemic guys, yung sakit lumaganap doon sa isang lugar. For example, sa Pasay, mayroon dyan epidemic. Yun na, epidemic. Yung sinasabi naman nilang, ano ba yung, paano ba yung spelling nun? Pandemic. O, ano naman yun? Yung pandemic ay yung sinasabing virus o sakit kumalat sa iba't ibang dako ng area. For example, wherein sa Philippines, pumunta na ng Makati, Pasay, lumayo sa Bicol, pumunta ng Visayas, pumunta ng Northern Visayas, Southern Visayas, pandemic. So ngayon, with our current situation, mayroon tayong pandemic. So ibig sabihin nun, parehas lang sila ng gravity ng sakit. Ang problema lang is mas malaki ang sakop niya. Pero pagdating sa impact or sa effect, almost the same lang sila. So huwag kayong kabahan pag mayroong pandemic or epidemic. All you have to do is to concord. Labanan natin. So, sabi nga nila, laging maghugas ng kamay pagkatapos. Yun. Masaya, di ba? So, ang mahirap lang kasi guys, yung fear, yung takot, pandemic, natakot. So, by the way, nandito na tayo ngayon. So, labanan natin yung kumakalat na pandemic. At huwag tayong matakot. So, ang kailangan lang natin, keep distance. Ika nga. Sabi ng mga driver, keep distance. Kung dati, one vehicle at time, ngayon gawin nating dalawa. Para secure na secure tayo. At every time na may touching or contact, wash your hands. Hugas kamay. Hugas. Yung iba dyan, marami naghuhugas kamay. Kapitan, mayor, labas na. Okay. Thank you for watching.